Yo. Oh, oh yeah! Ay, kaya! Ay, kaya! Ay, kaya! Hindi, ano yun? Hindi, isa, ikaw lang nag-iisang block, taya ka. Game. I'm still that kid who talks out loud. And now I'm dancing. We'll keep on dancing. I'll dance until the night is out. Oh, I'm just dancing. Come on, keep dancing. Let's dance and let ourselves Oy, Divina! Halon! Parang gago lang ah. Nag-uusap na lang kayo. Hindi, magbibigay. Alam mo ba? Hey, wala ka nang ginagawa. Buti, send mo ka lang sa ito. Huwag na natulong sa magulang. Hindi ka na nakakatulong sa kalikasan pa. Wala nga, magbalas ka din. Magbalat-balat ka ng buto. Alam mo na, Jen, lagi na mamura. Ikaw na naman ganun. Putot! Putot! Dati ang mga Pilipino nakabase sa kalikasan, tapos parang nagkakaroon sila ng malasakit. Eh ngayon na-invento yung mga bagong teknolohiya, kaya mas nahumali sila sa mga teknolohiya ngayon, kaya nawawalan sila ng oras para sa kalikasan. Ilang po sa laban? Burni, kamusta na po kayo? Ande ka Kenroof, dapat sa Kenroof. Babalik ka rin yung Burni. Okay na yun, ta Kenroof. I'm dancing, 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 I
global narrating and generating internet and technology. Yes! So, yun. Nandito kami para i-discuss sa inyo ang epekto ng technology sa mga magulang, estudyante, pang-araw-araw sa sarili at sa pananamit. Yun, sinabi niyo na lahat. Sisimulan namin sa epekto sa magulang. Joy. Ano yun, Joy? Ano ba yun? Ano yun? So yun, epekto sa magulang. Ganito nga yun. Yun. Yun, sinabi ko ba yun? Pag epekto sa magulang, anong epekto sa magulang ng technology? Ah, epekto ng technology sa magulang. E di, ano? First cause na no, nawawala na ng interaction between parents and their children because nga yung technology, parang example na nun yung sa cellphone, nagiging ano na siya, nagiging parang barriers. Your English! Yay! Barriers na siya. Yung nagiging ano, wall na siya between parents and their children. So yun. Tapos, di ba kapag, ano, kapag uutusan ng parents yung anak nila, lagi sabi, mamaya, nagsiselfon, mamaya. Yes, yun, time. Parang nagiging tamad na yung mga anak. Yes. Kasi nga, millennials, generation Z, sabi nga ng matatanda. So, ayun, nakaka-apekto din yung technology sa pananamit natin pag kung ano yung uso. Bibili ka nun. Ma, bili mo ako ng uso. Uso kasi yun eh. Nakikisabay tayo sa uso. And nakikita natin sa technology. Example na yun. Diba sa technology, nagkakaroon ng online selling sa ano social media. Yung mga example na ng Shopee, mga ganun. Lazada. So, na-influensyahan niyo yung mga kabataan na katulad natin na ayun, mahikayat na bumili ng ganun kasi nga uso. At parang pag hindi ka diba bumili ng gano'n, feeling nyo, parang feeling mo ano, feeling alien, feeling mo napaghuhulihan ka ng panahon, kasi hindi ka millennial yan, pag wala ka ng mga gano'n, tower pants, makikipag-socialan ka. Yes, yun. So, nag... So, ano, susunod naman yung sa, ano, bilang estudyante, technology sa, bilang... Paano nga pa nakakapekto sa estudyante? Kasi, ano, diba, pag... Bawa, nasa room kayo, tapos may nag-discuss. Oo, ayun. May cellphone! May cellphone! Isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nagiging absent yung estudyante. Kasi, di ba, sa mga computer games, mas pinipili nila yun. Tapos, napupuyat. Isa nga, wala pang tulog yung iba. Papasok, nagsiselfon lang din. Tapos, kapag nasa room, kaya na nangyayari sa amin, sa room namin, lagi kami nagsiselfon na kahit yung teacher, nag-ML, na ating na sa ML. So, yun. Kinain ng ML. Pero may magandang, may advantage din naman yung technology sa pag-aaral sa mga estudyante. Gaya ng, kunwari, makakapag-search ka ng kung ano yung tungkol sa kung saan. Mga assignment. Pagka-absent ka, makakapag-alok sa mga kaklaseng pinapaisin mo. So, nakaka-epekto rin ang technology pagdating sa sarili. Pag-upload ng mga pictures sa IG, parang diba, yung sa ano, nabubus yung confidence natin pag nagpo-post tayo ng magagandang pictures. Yan. Parang nakikilala tayo ng ibang mga tao, kahit hindi pa natin nakakasama. Yes, nagkakaroon tayo ng mga friends, kahit not in person, online friends. Yun. Tapos, epekto naman sa wala na pala. So ayun, pinapakita lang talaga ng technology na madami talaga siyang use and hindi lang puro bad, hindi lang puro good. Siyempre, parehas balance lang. Balance lang. Kaya depende yun sa tao. Oo, nasa tao na kung paano nila ibabalance yun. Kaya hindi natin masisisi yung mga tao na ba't nga ba sila nahuhumaling sa technology? Single kasi. Walang ibang pagkakaabalahan. Bakit nga ba single? Kasi kayong mga lalaki. Wala kayong ibang ginawa kundi maloko. Ayan na. Okay, tama na. Tama na po. So, iba na yung usapan.
iba na. So, para ngayon, ganito yung gagawin natin. Hintayin natin yung mga boys. Nagluluto pa kasi sila. Di ba ako, baliktad? Baliktad, ano? Nagluluto pa sila para sa tanghalian na. So, mas magaling silang magluto kaya sa amin. Kasi nga, magaganda ka rin. Nagpapapoke points. So, ayun, mamaya ulit. Bye! Hello, what's up mga kasingit? Panibagong araw, panibagong project na naman ang gagawin namin mga kasingit! Sige, tuloy-tuloy lang namin yan! Boss Kelo! Ikaulat! Wala pa pong ligo! Sino walang ligo? Sino wala pa ligo? Hindi po kami titigil kahit tirik ang araw. Papaganda lang. Gahanap po kami ng mga taong mga singit. Pupunta po tayo sa computer shop. Maghahanap po tayo ng meeting. Nakikita niyo po ba si Cha? Nandito po si Cha, di lang kita. So, try din niya, di na siya nag-aalay lakad na po kami. Lakad lang, wala kayo. Si Cha, nasusunod. I look so oily. You know. Medyo nahihiya na ako maghawak ng kamay. Medyo nakakahiya. Sir Bukal, dapat mataas yung grades namin, ha? Ito, naglalakad na kami sa desierto. Sir, dinender kita, magbike ka hanggang Mindoro. So yan, habang naglalakad po tayo papunta sa interviewee, alamin muna natin kung ano ba talaga yung technologies. So first, what is technology? Technology is the application of scientific knowledge for practical purposes, especially in industry. So, ano nga bang advantage ng technology? Ang advantage ng technology, kaya natin makipag-communicate sa mga loved ones natin abroad or worldwide. Pero hindi sa lahat ng oras, may advantage yun, may disadvantage yun. Ang disadvantage ng technology, masyado tayong nagiging tamang. Masyado tayong na-addict. Masyado tayong nagiging addict kasi, ano yun? Nakakalimutan na natin ang mag-adventure. Nakakalimutan na natin to. Yung paligid na yan. Yung nasa background. Yung alam nyo yan? Namundok! Nakakalimutan na natin yan. Masyarap so, rambutan. Share ko lang. So yun, tayo na. Mag-interview na tayo. Hi, so guys, in 3, 2, 1, go! Naghahanap na po kami. Naghahanap po kami ng mga kasingit. So, nandito po kami sa Barangay San Antonio, Calayaan, Laguna. Why the way? Nandito po kami sa bundok. So, bakit ito yung napili naming place? Kasi makikita nyo naman sa background pa lang. Nandito kami sa punong-puno ng kalikasan. As in, bundok, palayan. So, ano bang connection nun sa technology. So, ito nga. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Parang mas napapabayaan na nila yung kalikasan kasi mas gusto na nila magkulong sa bahay, umupo lang, magdamag. Manood tas, ng? Manood ng po. Be! Pog! Yan. Mag-computer lang, maglaro. So, yun. Manood ng YouTube. Dito, sa YouTube. Dito sa bundok, sa San Antonio, Calayaan. Mag-i-interview tayo ng ilang mga kabataan na estudyante kung ano ba yung epekto sa kanila. Mamamatay po kami, may truck sa likod. Kung ano bang epekto sa kanila ng technology. Dito po kami, papasok po kami sa isang bahay. Mag-interview po kami ng mga magulang. Interview lang po. Ayan pag-aho. Ito ba mag-aho yung ano? Ayan.
si ano yan? Ano ba yung masigla? Oh, tara na, sige! Yan po ang isa sa mga example ng mga addicts sa gadgets, technology. Ay, di sinin. Kaya ba natin? Ay, dito po, may sarong loss ka lang.
Nandito po tayo, sir. Sir, ma'am. Sino selfie. Sino mo? Para sa iyo, Mr. Ano pong pangalan niya? Michael. Para po sa inyo, Mike Dugley, ano po ang kahalagahan at di kahalagahan ng teknolohiya? Nagandu ko rin. Let's go. Oh, yun na. Okay lang yung go. On the spot. Yun. Para sa akin, ang teknolohiya ay napaka-importante sa pag-araw-araw na gawain ng mga tao. Kasi, tutulungan ang mga tao na mapadali sa mga gawain nila. Una, sa komunikasyon dahil nakakapag-usap sila kahit ano ba? Nakakapag-usap sila kahit di sila magkasama. Dahil sa chat, dahil sa video ko yun. Maraming salamat po, pagpalaan niya at pagpakarap. May load po kayo. Ah, susunod po naman ay sa pinakamaganda sa STEM. Maganda pero iniiwan. Ano pong pangalan niyo? Ano pong pangalan niyo? Ano pong pangalan niyo? Ongge. Ongge po, pachongo na. Para sa iyo, anong maganda? Ano ang positibong dulot at negatibong dulot ng technology o teknolohiya? Go. Para sa akin, ang mabuting na itutulot, nakakatulong sa pag-aaral natin. Ang hindi nagiging... Ano yun? Hindi mabuting dulot nito ay... Masyado na tayo na-addict sa games, social media. Nalilimutan na natin mag-explore. Yun lang po. Maraming salamat po. At sunod mo lang po tayo sa mga pangit ng STEM. Pwede ba sa picture? Nag-vlog po sa E-Tech po. Yes, sir. Sir na lang. Sir, tatanungin po namin kayo. Please, sir. Ay, Tagalog po. So, ano pong magandang dulot at di magandang dulot ng teknolohiya? Teknolohiya, magandang dulot, Tagalog ba? Apo. Seryoso yan? Kahit English po, sir. Ha? Kahit English po. Ano pong magandang dulot? Una sa lahat, ang magandang dulot ng teknolohiya ay napapaganda nito ang kalidad ng buhay ng mga tao. At ano ba yung hindi magandang dulot? Ang isa sa hindi magandang dulot ay pang-aabuso sa teknolohiya. Dahil sa teknolohiya, nagpupuyat yung mga bata, na-addict sa mga video games. Dahil dito, nasisira yung pag-aaral. Thank you po, sir. Thank you. Thank you again. Oh, away. Meron ako nun. Hindi, insect na lang yung Tingin, Alden. Oo nga.